Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang pinagtatalunan po ngayon sa GC ng mga Mainers, sa GC ng mga Alden fans at sa GC ng mga Aldenatics. Kung saan pare-parehas po silang nagtatalo kung sino nga ba talaga ang babaeng kasama ni Alden ngayon sa taping po ng Lazada para po sa event this coming September 2021. Ito po yung sinasabi nila no, na ang laki raw po ng diferensya ng babaeng kasama ni Alden Richards kay Maine Mendoza. Yan po yung sinasabi nila. Ito yung first time na nakita naming lahat na magkakaiba po ang magkakaiba man po yung GC nila no. Meron po silang iisa no na iniisip na hindi nga po si Maine Mendoza ang kasama ni Alden sa Lazada na nakita po natin na nag-host no para po sa event this September. Bago ko po malimutan, maligayang araw po ng mga bayani no, lalo na po sa mga new versions ng ating mga kabayanihan ano. Nandyan po ang patuloy pong pakikipaglaban ng ating mga frontliners dito po sa pandemyang ito, no? Grabe ang bilang ng mga cases natin, 22,000 no, in just one day. Mag-ingat po kayo lagi, Maine and Alden, lalo na kayo no, kung nasan man kayo. Uungkatin din po natin kung nasaan ba si Alden kagabi at ngayong araw kasi ichinichismis na naman po siya kung kani-kanino. Okay? At hindi mawawala ang ibang mga latest na ganap kina Maine at kay Alden. Kasama na rin ang pag-anyaya ni Maine sa ating lahat. Sabi naman sa inyo, ano man pong latest na ganap kina Maine at kay Alden, sagot pa rin po namin yan para po sa araw-araw ninyo. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy pong pagsuporta at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Maraming salamat sa inyo at lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal kay Maine at kay Alden. At kung nood ka nga ng nood ang mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Belen Alonzo. Sabi niya rito, si Maine at Alden ang talagang itinadhana. Si Jasmine ang dapat partner ni Alden sa MBL. Pero busy siya sa teleserya nila ni Richard Gutierrez sa 5. Kung matatandaan ninyo, sabi noon ni Direk J. Reyes, ano, eh, parang divine intervention ang nangyari na si Maine na ang natuloy sa MBL. Sa IAM na lang siya na isama dahil sa contract. No? Nung panahon din yon, eh, pinagbati ng management sina Alden at J.N. Ano? Para magpara sa SPS. Tinutokso sila ni Marian dahil alam nilang humohopya ang babae. Hindi natuloy magpareha dahil pumatok na ng husto ang Aldab and the rest is history. No? Naalala ko po yan, Miss Belen Alonzo. Medyo malakas-lakas pa po si Lola Granny niyan. Ano? At medyo bata-bata pa si Lola Granny. Ang sabi niya nga po noon, ako, paano sisikat si Alden yan? Si Jasmine na naman ang makakapareha niya. At tama po kayo, pinipilit pa nila noon na mas, alam nyo, na mas, sa totoo lang, eh, mas niyanig naman talaga ni Maine at saka ni Alden ang buong industriya sa lahat ng nakasama ni Alden. Kaya nga sabi ni Alden, ang better half niya ay si Maine at si Maine naman, ang better half niya ay si Alden. Diba? At ngayon na, ngayon nga po, no, ngayon natin na nakita no, ang ginagawa nila, nakakita sila ng butas at ayan, pinagsama na naman si Alden at saka si Jasmine, Diyos mio. At ang ikalawa nating komento ay mula naman kay Ginoong Helbert Segovia. Sabi niya rito, nagkataon na rin siguro Mr. Pinas na kapareho ni Catherine Bernardo, nagpaalam pa siya kay Maine. Nahiramin daw muna niya si Alden Richards noong movie nila sa Hello Love Goodbye. Pero hindi masyadong ipinakita yun sa social media, yung interview na yon. At ganun din sa Bea Alonzo. At ngayon naman, noong sinayawan ni Jasmine Curtis si Alden, bakit siya nag-sorry kay Maine? O, diba? Ano kaya yon?
Kaya nga po no, Ginoong Helbert Segovia, hindi naman tayo mga bulag, hindi naman tayo mga bingi, pero hindi ko alam kung anong utak meron na mga Armin fans na yan. Napatuloy po ang panghihigayat sa mga toxic Mainers at mga toxic Aldenatics, no? Eh basta bahala sila sa buhay nila. Kung dyan sila masaya, diba, gawin nila yan. Basta't nandito tayo to defend Maine and Alden. At ang ikatlo nating komento ay mula naman kay Zaldi ko, no? Sabi niya, alam kasi ng mga Armin fans na yan na kung anong meron si Maine at saka si Alden. Kaya lahat ng sinasabi ni Maine at Alden na lagi silang parehas ng sagot, sinasabi nila nagkataon lang. Hello? From the start pa lang, since 2015, lahat ng sinasabi ni Maine at Alden ay yung mismong nangyayari sa kanila, on and off the cam. Lagi ninyo na lang sinasabi na nagkakataon lang, kaya natatawa na lang ako eh. Kasi sa tuwing sinasabi nyo yung salita na nagkakataon na talaga, eh siya talaga, kaya masaya ako kasi lahat ng sinasabi nyo binakabaligtaran, lalo na yung salitang nagkataon. Si Maine at Alden lang ang nakakaalam ng mga nangyayari sa kanilang buhay, kaya maganda talaga na sa kanila mang galing yun. At hindi ako magsasawa na suportahan at mahalin sila forever. Stay safe. I'll love you forever, ano? Sabi nga nila Zaldi, ano? Eh, mapapanis lang ang laway natin, kakapaliwanag at pagsasabi sa kanila ng katotohanan. Kasi tayo nga, no? Tayong mga naniniwala kina Maine at kay Alden, kahit mag-aapat na taon nang hindi pinagsasama si Maine at tsaka po si Alden, ano? Eh, wala tayong napapala. Diba? Wala naman talaga. No, hindi naman tayo mga bayaran tulad nila. Eh, sila. Mga pilit ng pilit na pinaghihiwalay si Maine at saka si Alden at pilit na ipinapares sa iba, no? Ayan ang mga bayaran, no? Tanungin mo pa ang leader nilang panot. Salamat sa comments and God bless po sa inyong lahat, no? At ngayong gabi nga, nagkalat na sa social media ang pag-iimbita po ni Maine Mendoza sa mga health workers natin na ika nga niya ay new version ng mga bayani. Biruin mo, itataya mong buhay mo, no, sa pag-aalaga ng mga taong may COVID-19 at tapos ang hazard pay mo ay 270 pesos or 268 pesos. Punta, alam niyo 'yon, pumunta na lang po kayo sa Shell Stations nila Maine Mendoza at makakakuha po kayo ng exclusive. Ulitin ko lang ha, exclusive discount kada pag-gas po ninyo sa kanila. Salamat Maine at nagparamdam ka na rin ano, sa wakas at ano naman ba itong nadinig namin ano, na napagalitan ka ni Nanay Dab na naman dahil sa ipinakita mo pa ang pagpapalagay mo ng hikaw sa pusod mo. Dati ka nang may ganyan, pinatanggal ni Nanay Dab tapos meron ulit, no? Pero Nanay Dab, para lang po sa show yon, no? For sure, tatanggalin din po ni Maine yun. At nagkalat na nga sa social media ang mga pictures ni Maine na talagang queen na queen, ano? Diyan po yung, kung di ako nagkakamali, Maine goals ata, hindi ko po napanood, ano? May pagsisid pa sa kailaliman ng dagat. At habang si Alden naman po, no? Eh, kagabi po, eh, kasama po nila Mayora sa awarding po ng isang pageant dito po sa Santa Rosa. No? Again, marami sila at huwag maniwala na sa mga nagsasabing nag-date lang si Alden pati ang Mayora namin dito sa Santa Rosa. Fake news po 'yon. At para naman po sa mga totoong updates, no? Sa pag-ikot namin sa iba't ibang GC, no? At alam niyo na, sabi naman po sa inyo, 'di ba? Marami po sa mga ka-team ko ang kasali sa GC ng mga Mainers, kasali sa GC ng mga Armin fans, sa mga Aldenatics at syempre ang home GC ng lahat, ang GC po ng mga Aldav fans. First time po itong mangyari na nagtatanungan po sila sa isa't isa kung sino ba ang kasama ni Alden sa taping ng Lazada ngayong inabot na po sila ng gabi. Ipapalabas po ito sa event nila sa 99. Maaaninag kasi na si Alden po ay nag-host at may katabi po siyang nakapula. Batay po sa mga usapan nila, parang hindi po si Maine ang kasama ni Alden. Masyado raw po kasing maputi at medyo may kalakihan po ang binti. Kaya tila baga natauhan ang mga nasa GC na hindi nga si Maine ang babaeng yon. Nakaabang na sila, no, sa ilalabas na posters ng Lazada dahil pare-parehas nga po silang nagsasabi na kapag inalis si Maine Mendoza sa Lazada, boycott ang aabuti nila. Nakaabang na po sila dahil gusto po nilang makasiguro. Pero sa GC naman po, no, sa GC naman po ng mga matitinong Mainers, ang mga may mga nagdadalawang isip na po at nagtatanong, ano, hindi kaya nawala si Maine sa Lazada dahil daw di umano
no? Sa pinaggagawang kalokohan ni Mr. Spotted sa Baguio. Si Maine pa naman ang in-announce nilang bagong ambassador ng Lazada. Tapos nagkakaganyan pa, 'di ba? Kakalbuhin ko talaga yung sipanot na yan eh. Pag yan talaga itotoo, no? Wala nang wala na talaga naidulot na mabuti yan kay Maine Mendoza, 'di ba? Sa totoo lang. At dahil National Heroes Day nga po ngayon, konting kaalaman lang po muna tayo, no? Ayaw ng pamunuan ng ating bansa na magkaroon ng listahan ng mga bayani tuwing araw ng mga bayani, kung saan iniisip po kasi ng maraming mga Pilipino na may mga listahan lang po. Kung sino lang yung mga nasa listahan, eh sila lang po ang deserve, no? Para ipagdiwang ang National Heroes Day. Maling-mali po yun, ano? Noon ito kasi ay nakalagay po sa araw ng Linggo at inurong din po nila ito sa Lunes. Wala nga namang silbi ang holiday kapag Sunday, di ba? Minsan na rin po kasing naglabas ng listahan ng mga bayani. Puro Tagalog, isang Muslim, isang Cebuano. Yan po yung mga kasama lang sa listahan nila. Kaya nagkasalusan, nagkabangayan. Hindi lang naman po sila ang may nagawa sa ating bansa. Diba? Marami rin pong mga Bisayang bayani, may mga Ilocanong bayani, 'di ba? Kaya nga para resolbahin ang selusan at bangayan na 'yan, wala na lang listahan at general na lang nating pinagdiriwang ang mga ang araw po ng mga bayani. Okay? So muli, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagusto ng mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang, pag-usapan natin 'yan muli. Ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Thank you.